feel ko pumasok ako talaga sa butas ng karayom, guys. As in, yung lumabas ako ng immigration, umiyak ako talaga kasi feeling ko parang, ala, Diyos ko Lord, ayokong umuwi, parang gano'n. Hello guys, and welcome back again to another video. Welcome back to our channel, The Native Couple. Pasensya na guys kung ako muna yung nag-vlog kasi bumalik na si Mister sa UK 1 week after nung wedding namin. Kasi 3 weeks lang siya pwedeng mag-leave sa work. So, yon. Sa video na to guys, gusto kong i-share sa inyo ang experience ko sa immigration sa UK nung nag-visit ako. Twice na ako nag-visit doon. So, ikwento ko sa inyo guys yung first visit ko muna. So, yon. Syempre, dito pa lang sa Pilipinas, iniisip ko na yung mga itatanong sa immigration doon sa UK. Itatanong ng immigration officer. Ano kayong mga itatanong nila, ganun-ganun, nakakakaba naman. Tapos habang nasa plane ako, kinakabahan ako guys kasi iniisip ko ano kayang mga tanong ng immigration officer pag nandun na ako, ganun, maiintindihan ko kaya yung English nila kasi alam ko na sobrang bilis nila magsalita, parang sobra-sobrang islang yung ano, English nila, British accent. So parang ganun, sabi ko, ala, paano pag hindi sila naniwala na legit tong relationship namin kasi, kasi parang ilang buwan pa lang kami, November... Tapos, February, nag-visit ako sa kanya. So, parang ano, di ba? Mga 3 months pa lang. 2, February, December. So, yon. And, marami akong iniisip noon. At the same time, sobrang kinakabahan. So, yon. Nung ako na doon sa, nung ako na sa line, nung pumunta na ako sa immigration officer, ako na yung next in line. Ang binigay ko is yung passport ko, yung return ticket ko, tsaka yung card. May card na fi-fill upan doon, tapos isasubmit mo din yun. So, yun, ang tagal. Tapos, tinanong ako kung anong purpose ng visit ko sa UK, sinong pupuntahan ko doon, pangalan niya, address, tsaka yun lang. Pangalan niya, address, at purpose ng visit ko sa UK. So, yun lang guys. And then after noon, nakatayo pa rin ako ng mga, let's say 1 minute, tapos bigla na lang niyang sabing, okay, you go and sit down first, and I will just call you back. And then, oh my God, sabi ko, anong nangyari dito? Ayun pala, nire-review siguro yung mga documents na binigay ko. Tapos, pinuntahan niya ako dun sa inupuan ko, sabi ng officer. Meron ka pa bang mga ibang documents na dala? Pwede ko bang tignan lahat? Sabi niya. So, nilabas ko lahat ng documents, nilabas ko lahat. So, dinala ng officer na yon dun sa isang room, parang office, na siguro doon chinecheck lahat mga documents, everything. So, yon. Ang tagal kong nag-antay, guys, mga like, almost 1 hour, parang ganon, na nireview yung mga documents ko. Tapos, after noon, after ni-review, pinuntahan niya ulit ako dun sa upuan. Sabi ng officer, do you have a contact number of your boyfriend? Sabi niya. And I said, yes ma'am. And then binigay ko yung contact number ng mister ko. Tapos, bumalik na siya dun sa booth. Dun sa, ano, tawag doon. Basta dun sa inupuan ng, di ba, may parang booth ang bawat. Booth bang tawag doon? Sorry guys, hindi ko alam ah. Huwag niyo akong i-bash. Doon sa may inupuan ang bawat immigration officer. So, bumalik na siya doon. Tinawagan niya yung mister ko. Sabi niya, ikaw ba si ganito? Yung full name ng mister ko, syempre, binigay ko. Ikaw ba si ganito? Kaano-ano mo si ganito? Nag-visit ka na ba sa Pilipinas? Mga ganon. Tinanong ng immigration officer ng yung boyfriend ko. Yung mga tanong na yon, kung nakapag-visit na daw ba siya dito sa Pilipinas, ilang years na yung relationship namin, or ilang months na, ganun-ganun. At saan siya nagtratrabaho, mga ganun, maraming tinanong pa yung officer sa boyfriend ko. Tapos after nun,
Ala, sabi ko, magto-2 hours na ako dito. Ala, kinakabahan ako. Ayoko bumalik ng Pilipinas. As in, pagod na ako sa biyahe. Tapos yun, after mga 3 minutes siguro, or 5 minutes, something like that, is tinawag na ako ng officer. Sabi niya, okay, Miss Levy, come over here, please. And then, nung pumunta na ako doon, sabi niya, okay, you may, pumasok ka na doon kasi okay na. Sabi niya, oh my goodness, para akong, alam niyo yun, yung natanggalan ng tinik. Alam niyo yun, para akong pumasok sa, feel ko pumasok ako talaga sa butas ng karayom, guys. As in, yung lumabas ako ng immigration, umiyak ako talaga kasi feeling ko parang, ala, Diyos ko Lord, ayokong umuwi, parang ganun, di ba? Parang yung pagod mo, parang if ever ganun na hindi sila maniwala, sayang naman. Tsaka ini-expect mo na makikita mo na yung boyfriend mo, tapos pauuwiin ka lang, di ba? Yung ganun. So, hala, sobrang saya ko nung sabi ng officer na, okay, you may get now your passport and you may get in. Ala, sabi ko, sobrang tuwang-tuwa ko, parang, sabi ko, nagpasalamat na lang ako dun sa officer. Tapos, yun, paglabas ko talaga, andun si Raddy, nakahawak siya ng flowers, 2 hours, more than 2 hours siya nagantay dun. Kasi, past 5, nandun na ako sa, ano, sa airport, and then, sa immigration, tapos lumabas ako past 7. So, yun, umiyak ako talaga, niyakap ko siya, tapos umiyak ako. Tapos, yun na, akala ko talaga hindi ako papapasukin kasi sabi ko, oh my God, sana naman, pray ako ng pray noon na, hala, sana wag akong pauwiin kasi diba, parang, oh my goodness. So, yun ang first visit ko. Nakaka-nervyos kasi talagang bubusisiin ka. Hindi ka, I don't know, kasi based ito sa experience ko, talagang maraming, ano, talagang in-investigate kung talagang legit kaming dalawa. So, yun guys, yung second visit ko naman, kasama ko na si Habi. So, parang hindi ako masyadong relax lang ako kasi okay lang yan, kasama ko naman siya, imposible hindi pa sila maniwala, ganun. Tsaka nakapag first visit na naka-visit naman na ako one time, so parang hindi na ako gaanong kinakabahan. So ang mga tinanong lang is, since kasabay ko si Habi, isa lang yata yung tinanong, parang tinanong lang kung babalik pa ako dito sa Philippines. So yun, sabi ni Habi, si Habi nang sumagot eh, hindi na ako sumagot nun. So yun, sabay kaming pumunta sa officer noon, sa immigration officer, tapos tinanong lang kung kailan ang babalik, kung babalik pa ako dito sa Pilipinas at kailan. So, yun lang, mabilis lang yung second immigration experience ko, guys. Sa third naman is, ako ulit mag-isa. Sa third naman, ang mga tinanong sa akin is, babae yung nag-interview, babae yung immigration officer. Ang mga tinanong is sino at anong pangalan ng pupuntan ko sa UK, kaano-ano ko yon, address at tsaka purpose ng visit ko. Yon. And aside from that, tinanong pa niya kung marunong, since my boyfriend, kasi boyfriend ko pa lang siya noon, sabi niya, marunong ka bang magsalita ng Polish? Kasi Polish yung boyfriend ko. And I said, no. And then, tinanong rin niya kung marunong ba si boyfriend mo magsalita ng English? And I said, yes. Kasi ang isasagot mo lang sa immigration is yes or no. Pero dahil sa sobrang kabado pa rin ako, kahit third visit ko na, imbes na yes or no ang isasagot ko, iba-ibang word yung alam, marunong ba magsalit, tulad ng marunong bang magsalita si boyfriend mo ng English, and I said yes, fluently. Parang dinadagdagan ko, pero ang isasagot lang sana is yes or no. So, yun guys, nakakakaba talaga. Tapos, tinanong rin sa akin ng immigration kung marunong ako magsalita ng Polish. Sabi ko, hindi. So, ano pa ba yung mga tinanong sa akin? Kailan ang balik ko dito sa Pilipinas? Ganon. Check nila kung alam mo yung balik. Check nila doon sa rip ticket mo kung
alam mo kung kailan ka babalik kahit na pinakita mo na sa kanila yung ticket mo. So, dapat alam mo yun, guys. Ano pa? Tinanong pa pala sa amin kung married na kami, and I said, imbes na naman na no, ang sasabihin ko, sabi ko na naman, no, and I hope soon, on April, sabi ko na naman na ganyan. Tapos, akala ko hindi maniniwala yung officer kasi parang hindi ba seryoso ako sumagot. Na-realize ko na lang nung paglabas ko ng immigration na, hala, ba't ako ganun sumagot? Nakalimutan ko dahil nadala ako sa nervyos, guys. So, yun. Nakakakaba. So, yun guys, ito lang yung mga experiences ko. So, hindi ko alam sa iba kung pareho. So, yun. Gusto ko lang i-share sa inyo guys para at least kung meron kayong napulot na konting idea or whatsoever. So, salamat naman kung ganun. So, yun guys. Sa ngayon, inaantay ko pa yung marriage certificate namin kasi 6 months bago ulit ako mag-process ng visa. So, I think hanggang dito na lang. Wala na akong sasabihin. And also pala guys, meron ng YouTube channel ang daughter ko. If you want to watch her videos, kung natutuwa kayo sa kanya, yung link ay ilalagay ko sa description. At i-check nyo na lang guys, please. And alam nyo nang gagawin. So yun guys, maraming salamat sa oras na binigay nyo na naman sa akin. Maraming salamat sa pakikinig. And I will see you on the next video. Bye!